Unang-una po sa ating pag-uusapan, ito pong gusto ni Madam Rowena Guanzon na maging artista yata. Ano? So, nag-post sa Twitter na parang stress na si Madam eh. Nag-post si Madam Rowena Guanzon sa kanyang Twitter at ang sabi ay, wait lang ha, eto. Ilabas natin. Kailangan lagi may resibo eh. So, dito yata. Ito. Ayan mga kababayan. So, sabi ni Rowena Guanzon. Ayoko nang maging artista. Ayoko nang mag-artista. Ang sakit ng ulo ko, Diyos ko. So, ngayon mga kababayan, dahil dyan sa tweet ni Rowena Guanzon, merong mga tao na nagkomento po ano. Merong iba, iba yung pagkakaintindi doon sa pagiging artista. Ako naman, ang naisip ko, eh yung pag-aartista, literal na pag-aartista, yung umaarte, yung uma-acting, nakikita sa TV, sikat. Dahil po simula nung election, eh napapansin ko po, napapansin po si Madam Rowena Guanzon, eh talagang gustong-gusto niya eh. Talagang pil na pil niya eh. So sabi ko, talagang may balak at gustong maging artista ni Rowena Guanzon. So ngayon, siguro frustrated na. Nung nakita ko to, sabi ko, siguro walang mga network na tumatanggap na maging artista siya. Dahil nga, kumbaga, yung kasikatan niya bilang isang dating nasa Comelec, hindi sapat. Gusto niya yung talagang sikat, yung mala kagaya ng mga Pink Lawa na sila Rita Avila at iba pang mga sikat na artista. So, ngayon, binasa ko yung comment section, mga kababayan. Sabi po sa comment section, ito, may mangilan-ngilan pong mga tao. Sabi nila, Papa J, Jonas Samaritan. Oh. Nung pagkabasa ko po nito, sabi ko, may iba pa palang, kumbaga, interpretasyon yung kanyang pagpo-post na yon para doon sa ibang tao. Ayan po. Ibig mo bang sabihin, Madam Weng? Weng, palayaw ni Rowena Guanzon yun di ba? Ayaw mo nang magpanggap o mag-arte. Nagbabalik loob ka na ba? Kasi napakahirap umarte na hindi naman pil, kaya sumasakit ang ulo. So, ang pagkakaintindi ko dito, mga kababayan, ay kumbaga parang, di ba nung nakaraan pagkatapos po nung election, may mga umalingaw-ngaw na kumbaga balita umalingaw-ngaw na balita na si yung pagmamano ni Sandro Marcos kay Rowena Guanzon, nagkita sila sa isang lugar na balita na si Rowena Guanzon niya o si Madam Weng isa sa Trojan Horse, ano po yun po yung pagkakaano. So sabi ko, aba pwede din tong ano na to, pwede din tong comment na to, maaari din to. No, so binaba ko pa, na-enjoy kong magbasa. Alam niyo naman po tayo, kapag merong mga ganyang mga post-post o mga tweet-tweet, mas masarap na maging reader ng comment section. Nandiyan po yung mga talagang gusto magpataya na yata do sa comment section . 'Di ba? So bumaba pa ako, ayan, sabi ni Namaste, nasa second ano na pala to. Bumaba pa ako ito mga kababayan. Sabi ni Namaste, mismo, haha. Asindero pala. Asindero pero nagpapanggap na pro-poor. O yan, napansin na po nung ibang tao. Ano? Asindero, asindero. Yun yung sinasabi niya. Asindero ako. Kayong mga hindi supporter ni Lenny. Ibig niyang sabihin, mga supporter ni PBBM. Magdil-dil kayo ng asin. Sabi niya gano'n, di ba? Nung panahon ng eleksyon, galit na galit . So sabi niya dito, mismo, ha, asindero, pero nagpapanggap na para sa mahirap. Pero di kayang ipamigay ang mga lupain para sa mga peasant. Pustahan, di rin nila kayang ibigay ng pro bono, bagkos sila pa ang hihingi. Mas mataas na rate, like Pinoy did it in Hacienda Luisita right of way. Ayan, nako, kung ano-ano na yung mga nagiging komento, no? Sa ilalim po niyan, Snorlax, nagagalang Snorlax naman po. Ay, wow! Dito,
Actually, dito na po lumala eh. Nung nag-umpisa to eh. Sabi niya, ay wow naman. May siyungang artista na pala. May siyungang artista na pala ngayon. Buti tinanggap ka. Kahit go rang ka na. So eto po, yung sa ilalim po nito ay ang komento na po ni Attorney Topacio, mga kababayan. Medyo malaman po yung kay Attorney Topacio eh. Sabi niya dito, yes, yes, yo, yan po. Yan po ang Twitter account niya. Maraming mga tangang artista. Nasa Senado sila. Naku, sino po kaya ang binabanggit ni Attorney Topacio na tangang artista na nasa Senado? Ano, medyo marami-rami po yung mga artista eh. Dating artista na naging senador diyan sa Senado. Sino kaya yung gusto niyang paringgan doon? Tapos sabi dito, ikaw ang syunga. Tapos sa ilalim po niyang komento na yan, eto na po yung sumunod, mga kababayan. Ayun, no? Sabi ni Yes Yes Yo doon sa post ni Rowena Guanzon. Sabi, ipoproduce kita ng movie. Gangster Granny of Cadiz. Ayan. So nagulat ako doon sa nakita kong picture. Ayan, no? Hindi ko alam, mga kababayan, kung ito ba ay edited o ano. O kung talagang totoo na kinuhanan ng picture, dahil nung alam niyo naman po si Madam Rowena eh, di ba? Lalong-lalo na nung panahon ng election eh, gusto niya ipakita na talagang matapang siya. So sabi ko, ano tong pinost ni Attorney Topacio? Parang hindi kaya edited to or whatever. Pero may beng-beng eh, oh. May beng-beng kasama po ng pang-aasar niya. Ipoproduce kita movie. Gangster Granny of Cadiz. Biruin nyo yan. Umaabot pa sa mga pagpo-post ng mga ganyan, may mga barel. Hindi ko po sinasabi na kumbaga ito po ay totoo or whatever. Hindi po natin alam kung edited to or kung whatever, kung saan ginamit itong may hawak na barel na si Madam Rowena. Eh, nagulat na lang po ako eh. Ganyan yung mga post ni Attorney ano, Topacio. Dito pa, may pahabol pa po sa ilalim. Subtitle, The Exorcism of Gangster Granny. Oh. Sabi ni Rodani Soriano, si presidente na bahala. Diyan, huwag nyo munang pakialaman. Alam niya ang kanyang ginagawa. Huwag nyong unahan. Di siya bobo. Wow. Ano ba yan? Ayong sa pangatlong topic po natin, ano? So yeah, nagulat lang po ako. Meron na mga post na ganito. Eh alam niyo naman po si Attorney Topacio eh talagang ano, mapagbatol at mapang-asar yan sa ano, sa Twitter. Kaya po ako nalalagi na din po ako sa Twitter kahit na hindi naman po ako elitista. Eh na-enjoy ko na pong magbasa-basa ng comment section sa Twitter eh, dahil mismo po sila po yung talagang nagbabardagulan doon. Talagang bardagulan na kagaya niya, sagutan eh imposible naman po na hindi mabasa o makita ni Rowena Guanzon ito. Ito po ang sagot ni Attorney Topacio doon sa post ni Rowena Guanzon na ayoko nang mag-artista. Ano kaya to? Yung ibig sabihin na ayaw mag-artista dahil, kumbaga, yun nga, yung uulitin natin na napag-isipan siya na Trojan horse nung panahon na after nung election dahil sa pagmamano kay Sandro Marcos, o talagang mag-aartista, gustong mag-artista pero ngayon frustrated na dahil walang kumokontak na mga producer at mga network sa kanya. Sabi ni Ma'am Lynn Garcia dito, Eddie, wow, hindi ka naman mukhang artista. Pangit mo nga sa mga Guanzon. So ma'am, hindi naman po lahat ng artista eh magaganda at mga gwapo. Kumbaga, meron din pong mga artista na kontrabida. May mga artista din na mukhang kaawa-awa. Kinukuha yung bawat tao. Batay po doon sa kung anong karakter nung kanilang itsura. Ano po, hindi yung mga goons naman eh, hindi naman po mga ano yan, mga gwapo at magaganda, hindi naman po sa pagmamalaki. Kumbaga, pero nakukuha pa din silang bilang artista dahil tumutugma yung mukha nila doon sa kanilang
gagampan ng karakter. Ano? Eh si Ma'am Rowena po kaya, kung sakali na itutuloy nito yung sinasabi niyang pag-aartista niya, comment niyo po dyan sa comment section. Saan sa tingin ninyo? Saan sa tingin ninyo nababagay po si Madam Weng o Rowena Guanzon? Ako tingin ko sa nanay na medyo ano, o lola na medyo mapagmahal sa apo. Kasi nakita ko naman eh, yung ibang mga video niya, doon sa, yung family video nila, mapagmahal doon sa apo. So, kaya niya i-portray yun. Pero yung kapag may kalaban o may kaaway, eh mukhang gangster nga po talaga, kagaya nung sinasabi ni Attorney Topacio, ano? Mukhang gangster kagaya na lang po nung nakapost at ipinost ni Attorney Topacio doon sa comment niya. Ayan, oh. Oh. Parang sinasabi dito, isang bala ka lang. Yung FPJ, eh, no? Hindi mo malaman. Ano po sa tingin niyo to? Peke? Or edited lang? Or may pinaggamitan itong picture na to? Or, kumbaga, parang alam naman po natin si Madam Rowena, lalo na nung panahon ng election, eh gusto niya, superior siya. Talagang kinatatakutan siya. Ano kaya ang ano nito? Sabi ni Marie Vlog, Dracula, sir, pang Halloween. Malapit na po yun, no? Malapit na po yung Halloween. So, next po nating topic, mga kababayan, hanggat kino-comment nyo to, kung ano yung maiko-comment nyo, kung anong pwedeng gampanan ni Madam Rowena Guanzon na role bilang artista, comment nyo lang dyan po. Ano?